can I start with Chairman Iqbal? Assalamualaikum, Chairman Iqbal. May kanina po I heard you say that yung mag-upload ng video is a criminal. So how do I describe it? What crime? On what purpose? Sir, what crime did he violate? Well, spreading darkness. That is not a crime. Well, is dark, sir? The video, if it was the truth, is that darkness or is that spreading the truth? But that is creating intrigues, creating outrages. Sir, if the truth creates intrigues, it is because it is the truth. If it is a falsity, kung ang video po ay peke, crime po yon. Pero kung totoo po yon, duty ng isang citizen na i-inform lahat. Sa lahat, sa buong mundo po, meron pong framework for peace and framework po. First, inform of the heinous crimes. Second, investigate. Third, prosecute. And fourth, negotiate. And only negotiate after the first three. So kung totoo pong nangyari yon, sasabihin nyo, criminal po yung nag-upload. Then how can you say that the BBL and the MILF is ready for democracy kung tatawagin yung criminal ang kahit sino mag-upload ng laban sa iyong paniniwala? Your Honor, would you allow me to ask you a question? Yes, sir. So, authorized ba yung dalawa na yun na i-upload yung... Yes, sir. Under the Philippine Constitution, freedom of speech, anyone can be a journalist in the internet. Kung ako po, sir, may ginulpi dito, and it causes shame to the Senate, anyone can upload na si Alang Cayetano may ginulpi dito. Even if the impact is creating intrigues among people? Yes, for as long as it is... Yes, sir. Especially if it's the truth. Yung hindi mo kontrolado yung emotion ng tao. So, sir, what's the difference kung Channel 2 or Channel 7 ang nakakuha nun at pinalabas nila sa news? Right now, with the internet, everyone can upload it. Anyone can be a journalist. In fact, there's a group, they're called Ninja. They're independent journalists. They join the rallies, they join the raids. May camera sila na naka-attach, and they report real time. So if you're saying that the tape is a fake, edi tawagin mo silang criminal. Pero kung totoo at hindi mo nga alam kung totoo, ipakita to. So kung sa bangsa Moro po, magkakaroon ng ganun, tapos may mag-expose, ikukulong nyo? Well, this is my personal belief that kind of uploading of that weird images is not in good taste. Sir, the weird images is bad if it is false. But if it's actual footage na nangyari talaga, it is news. So that's why the question is, are you ready for democracy? Because in a democracy, you have to deal with things like this. Well, but democracy is not absolute freedom. There has to be limitations. Yes, but in the Philippine Constitution, which you said you will swear allegiance to, once na pumasa ang BBL, there is freedom of speech. There is no law. The anti-cybercrime law bans a lot of things, pornography, child pornography, interception of data, release of secure data, etc. But to footage of an actual crime, only if yung nag-upload, yung siya din yung gumawa. Your Honor, bakit itinigil ito sa senaryo ipakita kung maganda yung video na yan? Pinatigil po rito. Kaya gory images. Pinatigil dito po because of the senses. That's my point. Sir, pinakita po sa Channel 7. So, criminal ang Channel 7? No, I'm not saying that. Pinakita po ng Channel 7, sir. So, kung ang BBL, ang Channel 7, papasara ng BBL kung meron na kayong sariling lugar? So, anyway, I will not prolong this discussion okay, with you. Your Honor, anyway, I am facing the honorable members of the Senate. It's up for them really to weigh the situation. Whether it is good to show that kind of gory images in YouTube or in any other medium. Sir, let me teach you or impart to you what was taught to me as a political science student. In a democracy, you might hate what someone says or shows, but you will fight to the death. You will give your own life that he will be able to say it. In a democracy, madalas po, makikita, sasabihin mo, ayaw. Ako, marami akong napapanood sa media na ayaw ko. Pero they have the right to say it, and you're calling them a criminal. So we're worried, concerned kami na pag nagkaroon ng BBL, baka hindi kayo sumunod sa konstitusyon ng ating bansa. One more, Your Honor.
Would I be permitted to request the DOJ to really to share maybe a personal opinion? Or we'll go back to that later. Chairman Iqbal, yung pong mga baril na sinole, binayaran ho ba yun or kusang sinole? Hindi ho, binayaran yun. Kusang sinole. Kusang sinole. Sir, bakit po kapag ka PNP ang hindi nag-coordinate o AFP, death penalty ang inaabot nila? Samantalang kapag ka membro nyo ang hindi sumunod, they get a, pinapagalitan lang, tinatanggal lang sa pagka-membro nyo. I mean, umbrakato when the MOA AD was, nung nagka-TRO, ay nanunog ng isang whole village. After the MOA AD was declared unconstitutional, napakarami, I think 150,000 were affected dahil sumugod ang MILF all over. Bakit hindi death penalty ang binigay ng MILF sa mga lost command? But bakit po pagdating po sa military o police, pagka pumasok sa loob ng lugar nyo, ang sagot nyo lang parati, no coordination? I do not want to revive old ones. Oh. Kasi sa akin, in January 25, dapat masarado na po para we have to move forward in a more constructive way, in a more affirmative way. But I repeat, just for the sake of answering your question, the January 25 incident, to me, was a misencounter. That's my view. And it was very tragic incident because I would still believe that the PNP SAP did not have the slightest intention really to fight the MILF. On the part of the MILF, we do not have the slight intention really to fight the PNP SAF commandos. No, because, sir, ang tanong please, let me finish. Please let okay, me finish. Ahead, let me finish. And then, as we have been saying, that since 2010, 2011, wala na pong encuentro. Maliban lang doon sa January 25. So, ibig sabihin ito, with my respect to all the generals here and the PNP officials, ipalagay natin yung encuentro na yun. Alam naman natin ang batas ng gera eh. Sa batas ng gera, kung sino mamamatay, casualties yun. Kung alin man ng armas na makuha, war booty yun. Hindi ho ba? Okay. Sir, that wasn't my question. But since you mentioned that, number one, ang sinasabi ko, basta pumasok sa lugar nyo at hindi sumunod sa inyo, pagka-militar o polis, patay. Pero pag membro nyo ang hindi sumunod sa inyo, slap on the wrist. Okay. Number two, walang encuentro sa MILF, pero in the meantime, gumawa kayo ng gawaan ng armas, nagparami kayo ng kampo, nagre-recruit kayo, and then ang BIFF, na parang sa akin eh, BIFF, Best Friends Forever ng MILF, ay kakatabi nyo ng kampo, palaki ng palaki, sila may encuentro sa gobyerno. So, but that wasn't my question eh. My question is, under the Philippine Constitution, may equal protection of the law. So, ang gusto ko i-test kasi dito, kung kayo ang magiging mamumuno ng BBL, I want to see kung iba ang batas nyo sa hindi taga-BBL at kung pareho ang batas dito sa Pilipinas. Kasi parang ngayon, basta't militar o police, patay. Pero kapag ka-tao nyo, kahit nanunog ng mga villages, etc., sasabihin nyo lang, we expel them from the group. I mean, even the CPP and NPA, pagka mali yung tao nila, meron din silang death penalty, may tribunal sila. Bakit po sa inyo, kahit anong gawin ng tao nyo, okay lang? Pwede ho ba hindi masinggan yung question? Kasi mahirap po sundan yung manapakaraming tanong na sunod-sunod. Well, because iba ho sagot nyo kanina eh. So, ang tanong lang ho, bakit po pag militar o police death sentence? Kaya nga ho, kailangan ng coordination. Kasi sabi ko nga pa ulit-ulit, yung problema rito, walang coordination. So, kung walang coordination ho, death sentence? Hindi naman ganun ho. Eh, ganun ho lang yari. Kailangan sundin natin ang proseso. Okay. We are in a civilized country and we have to follow and oblige ourselves to follow what has been agreed by both parties. Sige. Sir, ina-admit nyo ba na nakasampung operation na laban kay Marwan? I am not private to that. Okay. And i-admit nyo ba pagka kino-coordinate sa inyo, nakakatakas ho si Marwan? I think the implication is okay. Not good. Because, sir, you know. Gaano kalayo, no, sir? No, please let me finish. Alam po ninyo, dito sa peace process natin, kasama dyan ang ceasefire, kasama dyan yung TOR ng ADIA, kailangan po dito mutual trust. Nakikita natin na yung pag-usap ng gobyerno at MILF,
sa panahon President Aquino, umusad masyado kasi yung trust and confidence between two parties, napakalalim po at napakalaki. Kaya inabot po natin ito. At saka dahil po sa trust and confidence ng Armed Forces of the Philippines, kasama na rin dyan, no, yung PNP, at saka yung MILF, wala pong inkwentro. Pero nagkataon, walang coordination, ganun na wala nga, sir, inkwentro sa inyo, but si Marwan at si Usman, daan-daan ang pinatay sa mga bomba at pirming dun sa mga lugar nyo nagtatago. Kung ikaw ay isang terorista na may 5 milyon sa ulo mo, dolyares ha, hindi pesos, magtatago ka lang dun sa feeling mo na safe ka. Wala ko sa amin si Marwan. Sa amin si Marwan. Gano'n po kalayo yung bahay ni Marwan sa bahay ho ni Usman? Eh dito nga sa Manila eh, yung sa tabing bahay, nandun ang criminal, hindi rin makita. Yung pasok kaya sa amin... Well, that's not my question anymore, sir. No, I'm answering it in an analogy. In an analogy. Sinabi na ni Mayor, M. Patuan eh, nakahiwalay ang MILF at yung bahay niya, 500 kilometer from your base camp, no, from the community ng MILF. Dito po sa Adyag, hindi po nakalagay dito base, ang nakalagay community, kasama community. Sir, ang tanong ko, gaano kalayo yung bahay ni Usman? Alam mo, kahit na malapit, oh, pero sa rural areas may mga ano diyan, may mga creek, mayroon diyan mga swampy okay areas. Gaano kalapit po sa mosque? Hindi ko alam po. Hindi ko sir, gaano kalapit sa mosque? I'm not aware of that. Is it true because there's one media personality who went there, Rafi Tima, no? And he was saying it's 100 meters away from a mosque? That's the reason, Your Honor, that we are asking for an independent investigating team. So, okay. Kung ang MILF, sabay-sabay sumasamba doon, 100 meters away from yung bahay, hindi nila sinesecure yung area. Pero ang police, ang militar, 1 kilometer away, kita na, bakbakan na. Pero yung nakatira sa inyo doon ng isang taon, na malapit lang sa inyo, etc., so, sir, hindi mo ba nakita yung logic ni General Napeñas na hindi sila pwede mag-coordinate kasi makakawala? Eh, paano namin sasagutin yung mga taga Davao na binobomba? Yung mga taga Sambuanga na binobomba? Di ba? Kasi tuloy-tuloy yung ginagawa ni Usman at Marwan. Eh. Yung may connection din sila sa Abu Sayyaf. Try tumakas ang Abu Sayyaf. So, kung hindi gagawin ni General Napeñas at kung hindi na namatay yung... kung hindi pumasok yung 44 na yan... Hanggang ngayon, nagtre-train pa si Marwan. Alam mo, yung nature ng crime ni Marwan, hindi may magtiwala sa civilian. At saka doon sa mga areas na yan, sabi, ang tawag sa kanya, MADS. Sa ibang lugar, ang tawag sa kanya, Hulago. At sa alam natin na si Marwan, tatlong asawa. Anyway, sir, I won't prolong that. But sariling email ng magkapatid, no, si Marwan at kapatid niya na nagpapadala ng pera sa kanya, ang sinabi niya, MILF commanders ang pumoprotekta sa kanya. Sarili niyang email yon. Nasoli na yung mga barel. Yung radio po, nasoli na. Unahin muna natin yung email. Alam po, I cannot comment on the emails of Marwan and the brother kasi ako, hindi ko tinitingnan yung emails ng ibang tao. Well, it was presented in US court at nandun yung dalawang email anyway, na on the record yan, no? So, how about yung radio, yung night goggles or night vision na binoculars, at saka yung mga personal na belongings ng Last March 18, tinrabaho po ng MILF na kahit papaano, masakit sa loob namin, sakit sa loob ng mga combatants namin, namatayan din kami. Mayroon pang apat na kombatan namin pinatay na tutulog sa moske. Mayroon pang isang bata. Masakit lahat po yon. So sinikap po namin in the name of reconciliation, in the name of goodwill, na may soli po yung 16 and one half na firearm. Sir, we're sorry that people died, no? But if we got any of your belongings, agad-agad namin sosoli. Ang sinasabi nyo kasi, you're asking us to give you your own autonomous region, 79 billion pesos. You're asking us to trust you. And then cellphone, pitaka, mga personal na gamit nung para lang naman yung pamilya. Sabi nyo kanina, lubusan kayo nakikiramay. Ano ba naman yung kausapin yung mga tao yun? Sabihin nyo, if you want peace, Alam po ninyo, Yung damdamin ng tao, mahirap po yan. Dapat po intindihin natin ang damdamin ng tao. Siguro, materialis, madaling isolate. Pero yung damdamin ng tao, kailangan intindihin mo yan. So kung ngayon pa lang, sir, ganyan, paano pa kung magkaroon kayo ng BBL?
So ganyan ang magiging trato nyo sa amin and the rest of the Philippines, the rest of Mindanao? Ay, hindi naman ganoon. Oh, eh bakit ngayon pa lang ho, nangliligaw pa lang ngayon? Sinisikap nga namin eh. Sinisikap nga namin eh. Pero hindi madali. Hindi madali. Sabi ko nga kanina, we exerted so much political capital na maisauli yung armas na yan. Sir, sino si Sakalaw Boy Moro Jafar? Hindi ko alam. Hindi ba kapatid to ni Judge Jalani Jafar, ang inyong vice chairman? Hindi, wala ko kami Jan Jalani Jafar na vice chairman. How do you spell po? G-A-D-J-A-L-I Jafar. I don't know any. Don't you have a vice chairman for political affairs? Ghazali Jafar, it's not Jan Jalani. Sorry sir, my mistake because I'm not familiar with the name, but spinel ko na ho. So can we show the picture? Kasi pinakita na to ni Senator Drilon kanina. Not that, yung pictures. Yan yung bagong kampo sa Sulu, oh, na wala naman before the peace talks. Ang magkasama, MIL Representative Cesar Alil, si Sakalaw Boy Moro Jafar, half-brother ni Chairman. So do you confirm that now you have a camp in Sulu? We have a camp in Sulu, but not that one. Okay, and since when ho yung kampo nyo doon? Hindi ko matatandaan. But you would confirm, sir, that this was after 2010. I don't know. This one? No, yung kampo nyo ngayon. Even more than that. Ahead of that. Ahead of 2010? Matagal na po yun. Wala kayong kampo dati ho sa... Hindi, meron. Sana. Meron. Next slide, please. Ito po, may mga members ng Abu Sayyaf who are in the same area. Next slide. Alam po ninyo, can I comment first? Okay, can I comment first? Alam po niyo, itong litrato na ito, pinakita sa House of Representatives. Pinakita po ni Governor sa Kortan. Pero walang mga label. Ngayon may label na may nilalagay pa dyan na Abu Sayyaf. I am not saying that this is done here. But what I'm saying is that this picture was shown in the House of Representatives during that congressional hearing.